Kumusta mga kamata? Ipinagdarasal kong nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood ang video na ito. Tatalakay naman natin ngayon ang isang lugar kung saan minamarket o binibenta ang hindi kung anumang bagay o pagkain, kundi ang isang dalaga sa kanyang future na mapapangasawa. What? Kumbaga palengke ito ng mga literal na kakaibang karne. Ang gagawin naman ng mga lalaki na naghahanap ng asawa ay kilatisin ang nasabing karne, kung hindi ba lugi na bilhin ito. At ito pa ang nakakagulat dito mga kamata. The more na sariwa ang karne na binibenta, ibig sabihin hindi pa ito nahiwa ng kahit sinuman, the more mahal ang presyo nito. Sana nag-gets mo ang tinutukoy ko rito, kung hindi naman, mas mainam na yon, mag-aral ka na lang ng mabuti. Pero saan ba ito matatagpuan? Bakit pumapayag ang mga dalaga na gawin ito sa kanila? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamata Story, kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Sa panahon natin ngayon ay hindi komplikado ang magkaroon ng isang kasintahan o asawa. Kahit sino ka pa o kahit ano pa ang iyong hitsura, basta may lakas ka lang ng loob na manligaw o pumorma sa isang babae, malaki ang tsansa mo na makabungkal ka rin ng hindi matawaran na mani. Pero mas mainam pa rin na dalhin mo muna sa altar ang isang babae kung mahal mo talaga ito, bago umabot sa mga bungkalan. Dahil yun naman talaga ang tama, diba? Pero sa henerasyon natin ngayon, parang malabo na itong sinusunod. Ang nangyari kasi ay tikiman muna bago pag-usapan ang kasalan. Hindi naman siguro lahat, lalo na sa bansang Bulgaria, o ang tinatawag na Bulgaria Clarktv, isang Kristiyanong grupo ng mga Roma community na kung saan kakaiba ang kanilang pamamaraan sa paghahanap ng maaasawa. Ang babae o dalaga kasi ay binibenta, at kung sino man ang makakabili rito ay kanya ng magiging asawa. Baka isipin nyo na gawa-gawa ko lang ang kwento na ito, kaya sinaman ko na ang dokumentaryo ng dalawang magkakapatid na babae na nagngangalang Pepa at Rosie, na mismong naranasan ang masalang sa tinatawag na bride market. Ang bride market na ito ay sinusunod bilang isang sinaunang tradisyon ng halos 18,000 tao ng komunidad. Sa katunayan, ang mga magulang pa mismo ni na Pepa at Rosie ang nagpursige na masunod ng mga anak na dalaga ang tradisyon na ito. Kaya para ma-sureball na mangyari ang mga ito, sinasadya nila talagang pahintuin ang mga anak na babae sa pag-aaral kapag naging dalaga na ito. Ito ay para maiwasan na magkaroon ang mga ito ng kasintahan sa pinapasukang paaralan. Baka mamalasin pa ay sasama ito sa lalaki. Mapanis patuloy ang bingka nito. Delikado. Si Pepa at Rosie ay hindi nga nakapagtapos ng high school dahil dito. Ang bawat dalaga ay tinatayang binibili ng kanilang mga groom sa halagang $290 hanggang $350. Malayo sa $150 sa isang gabi na binibigay ng iba diyan. Siguro kung marami ang anak na babae mo roon ay tiba-tiba ka. Kung marami naman ang lalaki na anak, purdoy ka sa lugar na yon. Isipin mo na lang kung saan mo kukunin ang pera para ipangbili ng mga babae para sa iyong mga anak. Kaya ganun din ang kalakaran. Lalaki ang gumagasto sa bandang huli. Sinasabi na kapag sariwa ang karne na binibenta, ibig sabihin hindi pa masangsang ang amoy nito, ay maaring lumaki pa ang presyo ng nasabing karne. Kung di mo pa rin gets, ganito na lang. More dollar kapag virgin coconut oil ang gamit ng isang babae. Grabe naman. Yan na lang sana ang isipin nyo mga kamata, na sa atin, libreng nakukuha ang mga kakaibang karne na yan, tapos lulukuhin nyo pa ang babae. Grabe naman kayo. Sa pagpapatuloy, hindi man sang-ayon ang magkakapatid na sina Pepa at Rosie sa sistema ng pagpapakasal na ito, ay wala silang magagawa kundi sundin ang kanilang mga magulang, dahil nga ito ang tradisyon.
Kaya talagang inaalagaan nila ang kanilang mga karne para hindi mapanis at maibenta ito sa malaking halaga. Gusto rin ng magkakapatid na maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. See, hindi lang ata ito basta tradisyon lamang. Ito ay usaping survival na rin sa tingin ko. Ang malaking kinakatakutan ng magkakapatid na dalaga ay baka maipakasal sila sa lalaking hindi nila magugustuhan o hindi sila papayagan na makamit ang mga sariling pangarap. At ang mas nakakatakot sa lahat, kung isang matanda ang magkakursunada na bibili sa kanila. Napakalayo sa ideal man na kanilang ini-imagine. Dahil sa totoo lang, may mga gusto rin sina Pepa at Rosie na lalaki sa kanilang lugar. Kumbaga mga crush nila ang mga ito. At umaasa silang magugustuhan sila ng mga magulang ng kanilang mga dream boy at bibilhin ang kanilang inaalagaan na karne sa mahabang panahon. At handa naman daw silang ihain ito sa kanilang mga lalaking minamahal. May mga kaso pa nga na talagang nagkakagustuhan ang isang babae at isang lalaki, pero dahil nga ang lalaki ay mula sa mayamang pamilya at magandang lahi, mas prefer ng mga magulang nito na maghanap rin ng mga first class na karne. Ibig sabihin yung pinakamaganda sa lahat ang kanilang hinahanap. Kaysa araw ng bride market na nangyayari ng 4 beses sa isang taon, ay todo paghahanda ang mga dalaga. Binibilhan sila ng kanilang mga magulang ng mga mamahaling damit, pabango at mga alahas. Siyempre, bago pumunta sa market, make up muna para fresh tingnan ang mga ito at mapapansin agad ng mga boys. Nang matapos na ang lahat ng paghahanda, pumunta na agad ang magkakapatid na Rusi at Pepa sa isang lugar na sentro ng Kalakalan. Isang lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga lalaki at babae. Nag-uusap, nagtatawanan, may nagpipicture, kumbaga isang party ito para kilalanin ang bawat isa sa maikling panahon lamang. Kapag nagkamabutihan ang dalawang nilalang dito ay agad mag-uusap naman ang mga magulang para sa presyo at finaling desisyon. Siguro may nangyayari pang tawaran, hindi natin alam. LOL! Basta ang importante na malaman mo na hindi maaring bumili ang lalaki ng dalawang bride ha para sa kanya. Ipinagbabawal pa rin yun kahit gaano ka pa kayaman. Akala mo ha, masyado ka namang masiba kapag ganun. Isang karni lang syempre para iwas high blood na rin. Ayon sa ina ni na Pepa at Rosie, kahit iniisip nito na isang malaking reputasyon sa kanilang komunidad na mabenta ang anak sa malaking presyo dahil nangangahulugan lang ito na maganda ang kanyang mga anak, ay hindi pa rin ito tinatanggi na sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagbago ang tradisyon. Kung noon sa kanyang kapanahunan ay sapilitan talaga silang ikinakasal sa lalaki at natutunan na lang ng mga babae na mahalin ang kanilang napapangasawa, ngayon naman ay binibigyan na nila ng konting kalayaan ang kanilang mga anak na babae na tumanggi kapag hindi nito gusto ang lalaki, dahil sa huli ayaw pa rin nilang maging miserable ang buhay ng kanilang mga minamahal na anak at hindi ito magaya sa kanila. Sa araw na iyon, hindi na benta ang mga karne ni na Pepa at Rosie. Ang nangyari ay pinipreserve na lang nila ito para sa susunod na pagkakataon. Baka next time mabenta na ito sa tamang presyo at tao. Kaya kung ikaw dyan na hirap sa panliligaw, mag-ipon ka na lang at pumunta ng Bulgaria. Baka nandoon ang swerte mo at makabili ka ng masarap na karne. Well, paano naman kung sakaling hindi nabibenta ang mga karne ni na Pepa at Rosie sa paglipas ng maraming panahon? Nangangahulugan ba ito na hindi na sila makapag-asawa? Well, sa kaso na yan, sinasadya na lang nilang babaan ang presyo ng karne para mabenta. Kung wala pa talagang bibili at kakain ito, iwan ko na talaga. Sa huli, hindi ko akalain na may ganito pala na umiiral sa isang lugar. Ito ay isang halimbawa ng tradisyon na kailangan ng pagbabago. At sana mangyari ito sa madaling panahon hanggat hindi pa ako nakapag-ipon. Di joke lang. At dito natapos ang isa na namang kamatay story natin. Baka naman nagustuhan mo ang video na ito. Isang like naman dyan at mag-iwan na rin ng komento patungkol sa ating paksa na ito. This is Leonmata. Hanggang dito na lang. Salamat ah!